nung isang araw pa nga ako gustong magpagupit. Kaya nung nagpunta naman ako doon, ang daming tao. Sigurado ako may inip lamang doon. Kaya yun, umuwi na agad ako. Bali, pupunta nga pala ako ngayon sa aking trabaho. Hindi pa ako nakakapunta pero pagod na ako. Hapong-hapo na agad ako sa paglalakad. Doon ako sa dulo. Na, dito pala. Mga 5 minutes nga lang pala ako sasakay dito sa bus, tapos lilipat naman ako dun sa train. Siguro mga 30 minutes naman yung biyahe sa train. Kita nyo naman, biyahe palang pagod na. Hindi ka ba nag-start magtrabaho, pagod ka na. Alam nyo kung ano yung nakakainis? Yung napakaaga ko nakarating dito sa labas ng bahay ng aking amo, tapos nakalimutan ko pala yung susi. Kaya naman yun, inaantay ko pa si tatay para makapasok ako dun sa loob, kasi pinadala ko sa kanya yung susi ng bahay ng aking amo. Actually, may bahay naman dun, may tao naman dun sa loob ng bahay, kaya lang ayaw kong mag-buzzer dahil syempre nakakahiya. Kaya nga ako binigyan ng susi eh. Nakalimutan ko naman. Nandito na si tatay. Kukunin ko na yung susi. Kakainis nga. Alas 8 ako nakapunta dito. Tapos ngayon mag-10 na. Halos 2 oras ako nagantay. Oh my. Ang aga ko nakarating. Dasabi ko yan. Ano? Ayan. Kung alam ko nga lang sanang ako i-gantong oras din makakapasok. Sana sumabay na lang ako kay tatay. Actually, pwede naman ako sumabay kay tatay talaga. Kaya lang, gantong oras nga siya nadating. Nalilito ako matapos magtrabaho. Kaya nga inagapan ko na, tapos ganito yung nangyari. Pero sa bagay, nangyayari talaga yung ganyang mga pagkakataon minsan sa buhay. Pagdating ko nga dito sa bahay ng aking amo, una ko nilinis yung kanilang terrace. Sunod itong kanilang banyo. Tingnan natin. Before. After. Before. After. Before. After. Before. After. Hindi na rin pinalinis sa akin ang anak ng aking amo dahil siya na daw ang bahala dito. Pabor naman sa akin. So kaya yan, uuwi na ako. Bali, liligpitin ko lang yung basurahan nila. Hay, sa wakas, nakatapos din tayo ng trabaho ngayong pang umaga. Itong basurang itatapon ko. Bali, dediretso naman ako dun sa panghapon ko. Pero bago nga ako pumunta doon, dadaan muna ulit ako ng McDo kasi gutom na ako. Tapos na akong kumain ngayon, magsasakay naman ako ng bus. Dito tayo mag-aantay sa Fermata. Busog naman ako doon, kaya lang
dapat hindi na ako nagmamakdo dahil tumataba lalo ko, lumalaki yung chan ko. Pero kita nyo naman, hindi na ako nagkoko. Halos 1 week na. Talagang pag umaga sobrang lamig, pero pag ganito ang tanghaling dapat sobrang init naman. Hindi pa naman ako napagdala ng damit kasi akala ko malamig na. Bali, nandito na ako sa aking trabahong panghapon. Maglalakad lang ako siguro ng mga 10 to 15 minutes dito. Pero maaga pa naman, napaaga nga ako. Favorite na favorite ko tong spot na to. Gando. Hindi ka, nagagandahan ka din kayo. Wow, wow, wow. Ay, tumingin. May mga nagtatrabaho kasi do. Napasigaw ako, may tao pala. Hindi ko alam. Okay naman tong trabaho ko panghapon eh. Kaya dahil nga ako'y pagod na dun sa umaga, kaya parang tinatamad na akong pumasok dito sa panghapon. Pero okay naman to, napakabait din ng mga amo ko dito. Nandito na nga ako sa trabaho ko, bali hindi ko na ito i-vlog kasi alam ko napanood nyo na naman to dati sa mga nakaraan kong vlog. Tsaka para mabilis ako matapos, mamaya ako lang ulit i-update pag tapos na ako. Sinisipag pala ako mag-vlog kaya sige, vlog na din ako. Oh, ciao! Ipinapatapon nga pala ng amo ko ari sa akin, aring karton na ari. Puro basura daw ang laman na rin. Tapon ko na to. Nang bigat! So yun na nga, tapos na ako magtrabaho kaya naman lalabas na ako. Pero teka, papatayin ko muna yung ilaw. Yan. Tapos andahin ko na naman itatapong basura. Tignan nyo. Tatlong busta na naman. Tara na. Ayun naman, sa wakas nakarating na tayo dito sa bahay. Kung pwede nga lang pagdating ay matulog na agad eh. Kaya lang hindi pwede. Wala nga pala akong susi, hiniram ni ate. Kaya ako'y magbabuzzer na lang. Sana may tao dito sa loob. Mati, nasan ikaw? Nasan kaya? Yo! Boom! Kakain muna ako, ang ulam ko ay ampalaya. Tsaka yung kanina, bahaw.